Ito na ata ang isa sa pinakasinik na lugar na nakita ko sa Pilipinas. Nandito tayo sa lugar ngayon sa Pilipinas na umiiyak ang mga kabundukan. Tinatawag siyang Crying Mountain. Sa susunod na tatlong araw ay lalakarin namin from Kibungan, Benguet, then lalabas kami na Ilocos Sur. At ang ending ay ang La Union. So, samahan niyo ako sa adventure. Hindi ba katarungan yung nakikita ngayon ng camera? Yung sasabi mo, ang ganda ng Pilipinas. Yung parang wala ka sa Pilipinas. Muli akong babiyahe sa paborito kong lugar para mag-hiking. Dito lang yan sa Cordillera. Kung yung Pulag yung isa sa mga trek na good for beginners, ito, kailangan mo siyang paghandaan. Parang 5 years ko na itong pinaplano. Nandito na ako ngayon. Ito lang naman ang tinatawag na Kibungan Cross Country na matatagpuan sa Kibungan Benguet. Cross Country o KXC ang tawag dahil sa loob ng 3 araw ay 3 probinsya ang lalakbayin namin. Dahil tag-ulan ngayon, ito rin ang perfect season para masilayan mo ang ganda ng kabundukan dito. Bago ang lahat ay bumiyahe muna kami ng mahigit 6 oras para makarating sa jump off ng hiking. Inorganize lang naman to ni Jervinson ng Travel Buddies PH na nag-organize ng mga hiking adventures dito sa Luzon para sa mga solo traveler na kagaya ko. Nag-invite na rin ako kung sino pang gustong sumama sa trek na to. Narating na namin ang Kibungan Benguet at nag-register muna kami dito sa Barangay Hall ng Kibungan. Kumini ng pack lunch at nag-ayos na rin ng gamit. Dito na-meet ko rin si Peter ng Co-Organic, ang magiging coordinator ng trip na to. Siya na rin ang magiging chef namin sa mga susunod na araw. Just went here at the jump off around 7 a.m. at nag-register lang kami and we're gonna start our adventure now. Bumiyahe ulit kami papunta ng jump off ng mahigit 1 oras. In-explain na rin sa amin ang magiging ruta dito. Pag-ahon natin doon first na water source. Siguro nasa less than 1 hour lang yan. Then after nun, akyat tayo pa Buga Campsite. Buga Campsite siguro nasa 3 to 4 hours depende po sa pacing natin. Nagsimula ang lahat ng pulo pababa ng bundok at nadaanan namin ang mga palayan dito. Napakahangin din kaya masarap-sarap din ang lakaran. Kung malululoin ka, dito para sa iyo. Kung sa amin ang paglalakad ay isa lang libangan. Ginawa ang mga trails dito para sa mga lokal na agrikultura ang pangunahing hanap buhay. Gumawa na rin sila ng ilang paraan para matawid ang mga ilang produkto patungo sa kabila. Sinerte kami dahil maganda yung weather ngayon. Mas maganda daw siya kapag maulan kasi dito mo makikita yung umiiyak na bundok. I think this is gonna be 7 hours of trekking. Start muna kami ng Bukirit. Dito po ang nangyayari kapag na merong mga namumundok pero nasa office sila ngayon. Illegal leave. Parang mas mataas na sa akin yung mga bundok. Ibig sabihin mataas na yung naakit namin. Ito yung natatanaw namin kanina. And panoramic view. Sabi nila nakita daw natin doon yung timbak. Nadaanan pa namin ang ilang mga hanging bridge dito na nagtatawid papunta sa kasunod na bundok. Napakatahimik ng lugar. Pagkatapos ng mahabang pababa ay dito na kami nagsimulang umakyat muli papunta sa kasunod na bundok. Itong bundok din pala ang tatawirin namin sa hike na to. Inayos na rin pala nilang trail dito at nilagyan na ng ilang mga hagdanan para sa mga lokal na ninirahan dito at sa mga hikers na rin na kagaya namin. Now, assault but good thing meron silang mga hagdan dito and very scenic support na to. Makakain mo lang yung mga badabo pa pakiat. Habang pakiat ng pakiat ay nagsimula na rin gumanda ang mga nasa kapaligiran. So far, ito ang paborito kong parte sa paglalakbay na ito. Plus 2 taon na rin pala yung huli kong punta dito sa Benguet. Dito narating na namin ang Buga Campsite. 1,400 MASL na rin pala ang taas nito. Kaya nagsisimula na rin lumamig sa pakiramdam ang mga klima dito. Tapos namin akyate ng matarik na part ay bumaba na ulit kami. Tuwing naglalakad at napapagod, ito rin ang opportunity para makapagpahinga sa harap ng mga kabundukan. At konting kwentuhan na rin. Dito sa parte na to, meron ng ilang mga komunidad at nandito na rin ang unang water source. So meron na palang sementadong part dito kaya may mga kabahayan na. Pero dun tayo sa adventure. At ayun, nagsimula na ulit kaming umakyat. May 3 phases ang hiking. Ang simula, yung pagka-excite mo sa ganda ng mga nakikita mo sa kapaligiran. Lalo na kung pababa ito. Wow, nagpapakita na sa amin yung Crying Mountain. Pero hindi pa siya nagka-cry ngayon dahil medyo mainit. Pero I think bukas, ngayon lang ako nag-wish na sana umulan sa trek. Kasi mas scenic daw to kapag maulan. Pero grabe yung mga rock formation. Kakaiba yung hugis ng mga bato. Dito kami right now,
Saan tayo dadaan? Doon. Huwag mo na lang iisipin. Kasi pag the more naisipin mo siya, the more na mas mahirap. Focus lang sa goal. Ang makarating doon sa likod ng bato. Shortcut. May shortcut ba? Doon. Totoo? Wall climbing. Ha? Ito yung mga dyan sa part na to, yung mga hindi accessible. May mga ganito pala sa Pinas. Hindi kasi siya nakikita ng marami kasi mahirap siya puntahan. Very unique. May nakita ka na bang ganitong view sa ibang lugar? Yung Bacon Trillo. Bacon Trillo. Thanks so much. No worries. Hinga. Okay, bato na. Ito pa daw yung aakitin namin. 3 hours pa daw, so it's already 3:30 PM. I think ito yung pinakasinig na port. Panoramic view ng mountain. Whew, now only assault going up. I think 30 minutes assault then 2 hours pa. Let's do it. At pangalawa, tuwing umaakit ka na, mararamdaman mo ang tibok ng puso mo. Ito lang pala yung magpapatibok sa puso ko. Dito ka na mapapa-question sa mga ginagawa mo sa buhay. Dito, muli na naman kaming umakyat at tatatanaw na namin sa malayo ang kasunod na aakyatin. Isa rin sa kagandahan dito ay marami nagkalat na water source. Dito sa paglalakad mo dito, hindi mo mamamalayan na ilang oras na rin pala ang lumipas. Pero mararamdaman mo to sa pagod. Mahigit 5 oras na rin pala kaming naglalakad sa kabundukan. Pero dito, mas lalo pang gumanda ang mga nasa kapaligiran. Hindi ba katarungan yung nakikita ngayon ng camera? Parte na to, naging shaded na ang mga daanan. Sarap mag-trek pag malamig yung weather. Ngayon, sinuwerte din kami sa weather ngayon. Cinematic. Halos daan namin, nag-iiba yung mga sceneries. Madalas nagpapahinga din ako at tumititig lang sa kabundukan. Living in the moment. At yung pangatlong phase ng hiking, eto na, ang reward. Makikita mo na sa malayo yung mga inahon mo. Very relaxing, mahangin lang at nagpakita na rin sa amin ang sunset. Pero ibig sabihin nito ay magsisimula na rin gumabi. 2 oras pa daw ang lalakarin namin. Maganda sanang part na to kung may liwanag pa. Pero okay na rin madilim para hindi mo kita ang taas ng lugar. May mga nadaanan din kaming ilang puntod dito. Wow, 6:30, we're still here. I think 5 minutes left. Takad ang proper. Gawa na pala yung daan dito. And medyo kapoy. Okay ka pa ba? Ayoko na. Dito na rin pala nila nililibing sa kabundukan ang totoo ilang nga parte ng tribo nila. 6-7 hours yung walking. 6 hours almost. Dito na kami papalipas ng gabi sa room. Sayang din ang tent. Pero ano, para mas madaling kumilos tomorrow. 7 PM nakarating kami dito sa school, sa Takadang Town Proper, I think. Sobrang well rested ako. I think I slept around 7 hours. Wow. Eh, nakakatuwa dahil meron pala ditong community and meron na rin silang electricity. Hello, daming dogs. Meron din pala silang 7-Eleven dito. So, yun, medyo late na yun. Nag-prepare lang sila ng breakfast dahil lalarga na ulit kami. Pwede pala matulog dito sa school. Kailangan nyo lang ata magsabi in advance. Dito kami nagpalipas ng gabi sa Takadang Elementary School at meron din silang pwedeng liguan dito at water source na rin. Nag-breakfast lang kami at nag-prepare na rin. Medyo late kami nag-start around 9 AM. Today, it's gonna be long hour. I think 7 hours of trekking. So, it's gonna be another day of adventure. Kilometers, 6 hours, let's do it. 7? 7 wow. Years. Anong favorite part mo sa hiking? Makauwi! Wala pang araw ah! Wala pang araw. So dito pala kami dumaan kahapon. Gusto kong bumalik dito para mag-ride. Kapala yung nire-ride nila sa bike. Ano na, ginawa na yung mga kalsada dito. Medyo madugo din yung dadaanan namin. 7 hours of trekking, 9:20 AM. We're about to start our adventure. Grabe, napapalibutan pa siya ng mga mundo kasi kagabi nung dumating kami dito, medyo gabi na siya.
So, meron din mga community dito. And nakakatawa din na may mga kuryente na sila. Tapos dito before is very road nitong trail, pero ngayon established na siya. And I think marami rin nagmo-motocross dito tsaka bike. Gusto ko siyang balikan for biking. Pero meron na rin connected na kuryente. Pero I think dun pa kami tatawid sa kabilang bundok. Oh. Ano lang, sakto lang yung weather ngayon. Ngayon tatagusin na namin yung Crying Mountain. I don't know kung nagka-cry ba si Mountain today. Oo, bakit kami yung mag-cry? Pero mas ano daw to, mas okay siya ng tag-ulan kasi makikita talaga natin yung bundok. At halos pababa na gravel road lang yung daan dito. Pero napaka-scenic dahil dito matatanaw mo na sa malayo ang tinatawag na Crying Mountain. Na-video ko. Kuya, hanggang dito na lang yung sasakyan? Dito lang ako. Ah, okay. Kala ko dito kayo dumaan. May mga dadaanan pala ditong river. Water source. Wow. I don't think may nakita na akong ganitong view na trek sa Pilipinas. Hindi masasabihin na parang wala ako sa Pilipinas kasi ito na yung nasa standard ko ng beauty ng Philippines. Wow. So breathtaking here. Hindi ako sasabi mo, ang ganda ng Pilipinas. Hindi yung parang wala ka sa Pilipinas. Formation dito. Hindi pa nakakita ng ganitong bundok. Very unique. So ngayon, kita na namin yung waterfalls. Makikita mo lang to kapag maulan. So good thing medyo maulan nung nakaraang araw. Wow, ang ganda. May tulo siya. Word of the day is tulo. Oo. Ang dami pala no. Anim ba itong mga falls? Or di mo siya mabibilang? Depende siya sa ano? Sa ulan. Wow. Ayun o. Parang nakita ko to dati sa ano, Climber 2017. Hindi pa ako nag-hike nun. Tapos ngayon, ngayon ko na siya napuntahan. After so many years. Anong masasabi mo sa Kibungan? Masaya. Masaya siya na hindi basta-basta. Oo. Kailangan paghahandaan. Kung yung Pulag yung isa sa mga trek na good for beginners, ito, kailangan mo siyang paghandaan. Kasi hindi siya basta-basta na pupuntahan ng walang experience. And maganda rin dito, it's very unique yung trail. Kahapon na daanan namin yung Palayan, then mountain view. Ngayon, view ng waterfalls. Very unique. Nakakita ka naman ng ganitong klase ng lugar. Di pa, no? Kahit nasa ibang bansa ako, wala pa nakikita ng ganito. So, merong falls mismo sa bundok at makikita lang natin siya tuwing tag-ulan. Best time to visit it, it's during Vermont since winter rin kami dahil magandang weather ngayon at kita natin itong kabundukan. Di ba nakakita ng ganitong bundok? I mean, yung iba kasi parang normal lang siya. Ito, as in, magpapawaw ka talaga pag nandito ka na. Wow! And sana ma-maintain siya na very raw pa rin as of now. Kasi kapag na-develop na rin siya, I mean, makakatulong sa mga lokal pero at the same time, masira din yung nature. Pagkatapos naming masilayan to, nag-picture-picture lang huminga at nagsimula na ulit kaming tumawid sa kasunod na bundok. Oh. So may mga dinadaanan kaming mga ganitong tulay pag pupunta dun sa kabilang parte ng bundok. Ooh! Medyo nalulula lang ako right now. Wah! Kailangan kumaki. Hindi tayo magre-refill ng tubig. Less water source na daw kasi ito. Wala na filter. Fresh kapag galing bundok.
salit. Ngayon is mga rice terraces na yung dadaanan namin. Open trail, sakto lang din yung weather. Ito, napapaligiran kami ng 360 view ng Crying Mountain. 5 hours more. And it's okay kasi napapaligiran naman tayo ng nature. At nagsimula na kaming bumaba papunta sa Bukirin. Nagpahinga lang kami at kumain sa harap ng waterfalls. Napakaangas ng view. I think it's been 5 years since my last trekking sa rice terraces. We have view of rice terraces here. Dami rin mga bahay dun, oh. Imagine mo kung titira ka dito. Hirap. Kailangan mo talaga maglakad. Sinerte rin kami dahil hindi mainit nung time na to. Kasi kung mainit, eto, magiging kalaban mo dito ang panahon. Sa paglalakad namin dito, may nadaanan kami na nasa gilid kami mismo ng tumutulo na tubig. Medyo madulas lang kaya kinakailangan mong bagalan ang pagtapak dito. Grabe, may mga bahay pa dito na inanilalakad nila. Gusto mo man tumira dito? Pwede. Pwede naman. Naghahanap na kami ng lupa. Hindi ko imagine kung paano nila dinadala. Mayroon pang motor dito. Ah, I think may iba pang daan dito. Mapunta sa kanilang sitio. Kasi ito na yung pinagkakabuhay nila, farming. Kaya dito na rin sila nakatira. Dito sila dumaan? Dito sila dumaan? Parang mas okay dito. Ang isa sa pinaka-nakakagulat, pagkatapos ng Bukirin, bigla na lang naging forest ulit. Ibig sabihin pala nito ay umaakit na ulit kami papunta sa malamig na parte ng lugar. Kanina very summer. Ngayon ano na siya. Parang winter na. Na yung variety. Nagpahinga lang muna kami dito sa elementary school. Grabe, ang ganda ng elementary school nila dito. Batangan Elementary School. Ngayon ako nakakita ng school surrounded by pine trees. Imagine mo dito mag-aaral. Kasi after daw nito, dito na namin madadaanan ang pinakamahirap na parte ng trek na to. Ang tinatawag na litalit. Doon daw kami bababa mamaya. Ang magpapasumpa sa'yo. So, eto, kung masaya yung paakyat, mas masaya yung pababa. Dahil dito, mararamdaman ang lahat ng sakit ng nararamdaman mo. Mamaya natin mararamdaman, ngayon hindi pa natin na siya nararamdaman. Pero yun yung bababa yun. Alas tres, nagsimula na kaming bumaba papunta sa rice terraces. Na pababa. And naglalakad kami dito ngayon. Yan, bababa kami sa bundok na yun. Tapos, dito kami dumadaan. Medyo technical yung pababa, pero meron naman na silang nilagay ng mga kapitain. Dito ka na mapapaisip kung bakit mo ba ginagawa to. Masarap naman yung nakaupo sa bahay, di ba? Oo. Oh. Buti na nga lang nalagyan nila to ng railings kasi mas okay din kung patalikod yung baba natin. Mahirap din pala kung reverse, no? Kung mahirap yung paakit ng giting-giti. Ito, may ko lang may experience kung mahirap na pababa ako. Nangingilig na yung tuhod ko. I think 2 hours itong technical na pababa. Kailangan lang talaga mabagal kayo kasi isang mali mo lang, tulog ka na. Mas okay naman na nakaupo sa bahay. Pero sobrang tahimik, diba? Wala kang naririnig. Wala kang naririnig. Lumuluhod na lang ako para mas safe.
Okay din kung patalikod. Delikado rin kung gagabihin kami dito dahil maliit lang ang kanilang daanan. Yeah. Marami rin madulas na parte. Buti na lang ay nilagay na rin nila ng ilang railings dito para meron kang makapitan. Ha, namdam mo yung hinga mo. Tapos, ako lang. Focus ka lang sa present moment. Ito yung pinagusto kong part kapag sobrang technical ng mga dinadaanan. Wala kayo bang ibisipin kundi ano yung kasi namang tatapakan. I think I've said this before. Malilimutan mo yung mga kailangan mo isipin for a short period of time. Like right now. Yeah. Kung marami kang pinagdadaanan or ulit-ulit na yung nangyayari sa routine mo, pinaka-the best way to do it is to break your routine, do something out of your comfort zone hindi mo pa nagagawa. Like, hindi naman kailangan buhis buhay lagi, di ba? Kahit mag-ikot ka lang dun sa barangay nyo na hindi mo pa napupuntahan yung, kunyari, bumalik ka ng kape, explore mo yung other coffee shop, do something outside your typical routine. And I think dun mas makiklear yung mind mo. And especially right now, kapag akit kayo sa mga bundok, so peaceful. Ay, yun lang tayo. Dito mo rin mararamdaman na nagpo-function yung 5 senses mo. Like, sense of smell, hearing, sight, especially your brain. Kahit di siya kasama sa 5 senses. Ang ganitong moment, dito mo rin mararamdaman na buhay ka. I'm so thankful that I'm alive. Mayu to. Kuya, diretso lang. Huwag ka nga. Oh, Simi. Ingat kayo sa tali, ha? Kambi. Ang galing dito. At good thing, bago dumilim ay nakarating kami dito sa kasunod na community. Ang pinaka nakakagulat sa lahat, after ng mahabang paglalakbay, meron ng community dito. Meron ding barangay hall kung saan kami nakiligo dito at ilang hakbang lang ay mararating na namin ang campsite kung saan dito kami magpapalipas ng gabi. From Benguet ay narating na namin ang kasunod naming probinsya, ang Ilocos. Nagulat ako na sa Ilocos na kami dito sa Sugpon. Wow! So bumaba lang kami sa bundok. Ilocos Sur na pala. Model ng Ariel. Yan, nakating kami sa Likuan Elementary School. Para makapunta ng bayan, 3 hours pa daw yung binabiyahe ng mga lokal. Nasaan tayo ngayon? Hinahanap namin yung palabas. I think dito sa kabilang side. Kasi hindi naman masukal yun. May ganun yung mata, hindi na ano? O dahil nga organized hiking tour to, nagluluto na ng masarap na pagkain dito si Peter habang kami ay nagpapahinga. Sino mag-akala na merong fiesta dito sa bundok? Less pagod din kapag meron na nagpe-prepare sa iyo ng pagkain, lalo na after a long tiring hike. Dito kayo sa mama! Bakit na wag dito? Itang sinigang na nito yung coffee. Oh yeah. Parang pinaglaban. Dahil walang internet connection, ito rin ang isang opportunity para kumonect sa mga tao. Mahaba pa ang gabi at naisipan namin mag-stargazing na lang at tumitig sa mga stars na nasa kapaligiran namin. Dahil nga madilim ngayon, ito ang kayamanan sa bundok. Gabi na kami nakarating dito at wala kami idea kung anong itsura ng lugar. Kaya naman pagpatak ng araw ay nagulat ako sa ganda na nakita ko sa kapaligiran. Ito ang gusto ko kapag nasa kabundukan ka, dito mo masasubukan ang sarili mo. Walang saysay ang kayamanan o ang status mo sa buhay. Ikaw lang na napapaligiran ng kabundukan. Iniiwanan mo lahat ng comfort zone na nakasanayan mo. Walang accessible na tubig, walang air conditioner, at hini-embrace mo lang ang mga nasa kapaligiran.
Ang mga paghihirap na nararanasan mo hindi lang basta tinatanggap, kundi nagiging isa ring reward. Lalo na kapag nakikita mo na ang ganda ng ating kapaligiran. Ngayon na nagpakita yung araw, ano pala dito, late yung sunrise. So, 8 a.m. na ngayon. Pero kanina pa kami kasi. Pero nagulat ako kasi kahapon, it's totally foggy. Pero ngayon, ang dami palang napapalibutan pala kami ng kabundukan. And doon daw kami galing kahapon sa taas na yun. Kahapon natatanaw lang namin siya, ngayon nandito na. Yeah, we're so lucky na maganda yung lahat. Safe yung lahat kagabi. Good weather. Ito yung mga ano, isa sa mga small blessings na natatanggap natin. Yung mga simple things na hindi natin naisip. Spaghetti for breakfast. Spaghetti ko lang ito. So, ito yung mga ways para maging waterproof yung gamit natin. Gamit ko itong Kito Summit dry bulbs. So, nandito naka-store yung mga gadgets ko sa loob. Power bank, drone, camera. And para may masanalin natin yung plastic. Siya, init na! And nagbe-break up na kami ngayon kasi late pala dito yung sunrise. Medyo mainit na ngayon. Dapat mag-break up ka before uminit kasi sakit na niya. Nag-carbo loading lang muna kami sa umaga dahil mahaba-haba ulit ang lalakbay namin para makauwi na sa aming mga tahanan. Yes. Sabi nila mainit na daw yung kasunod, pero we're gonna embrace it. Oh, yes! Pala kami galing kahapon. Nagsimula na kaming bumaba ng napakahabang sementadong port. Buti na nga lang ay maganda ang weather ngayon dahil kung maulan daw ay madulas-dulas dito sa parte na to. At dito mo rin matatanaw ang ganda ng mga kabundukan sa harap mo. Sobrang variety talaga yung nakikita ko dito. From rice terraces, different types ng mountain, ngayon kakaibang hugis naman yung nakikita ko sa harap. At dito matatanaw mo rin ang river na bababain namin. Kung akala mo masaya ang pababa, huwag mong lahatin. Masakit din siya sa tuhod. Kala ko may tindahan. Ha? Tindahan. Sarado na pala. Yo, day 3. 521 na yung elevation namin. Kala ko may tindahan. Ha? Tindahan. Sarado na pala. Narating na namin tong tulay. Tatawirin na namin siya. At yun nga lang, putol daw yung rope. Kinimatahan lang nila na tatlo lang as much as possible yung makakatawid dito kasi hindi niya kaya yung heavy duty. So yan, tatawid na tayo. Pag medyo malulain ka, good luck. Ingatan niyo rin yung phone niyo. Sana okay yung phone ko dito. Or wag ko na lang siya ilagay dito kasi it's just safe. Pagkatapos ng isang oras sa pababa, narating na namin dito ang napakahabang suspension bridge. Medyo nakakalula lang kung tatawid ka dito, pero malulula ka rin sa mga tanawing makikita mo, lalo na yung river sa baba mo. Yung kayamanan dito, yung kalikasan na way wag masira. Yung bukal ng tubig na natikman mo matapos ang mahabang paglalakad. Yung pagkain na nalasahan mo na sobrang sarap. Ewan ko ba kung bakit nag-iibang lasa ng hotdog dito sa bundok. Yung mga stars na kita mo sa taas na nagbibigay liwanag sa dilim. Yung kwento ng mga bagong taong nakilala mo. Itang tunay na kayamanan, wala yan sa material na bagay, kundi nasa kapayapaan, koneksyon, at self-discovery. Mga bagay na hindi mabibili ng pera. Ang dami ko na-realize habang nandito sa bundok, no? May isang aming tindahan. No, it's all sold. I think 1.5 hour left.
Sa parte na to, naging masukal lang mga daan kaya nagpalit na rin ako ng damit. Nakakahinga lang pataas. Rolling hills talaga ang ruta na to. Dahil pagkatapos mong bumaba, oras na para umakyat na naman. Nakatulong din yung ginamit kong lila dito, yung Amazfit T-Rex 3. Gumawa ko ng separate video on my YouTube channel, so feel free to check it out. Uy, 1 hour left. Medyo matalahib na dito ay ng long sleeves na. Pero hindi naman. Yes, we made it! Oh, we're now in La Union. Whew, we made it. Ito na yung susundo sa amin. Pwede daw kaming sumakay sa taas ng jeep, kaya pinili namin sumakay dito. Ayan, adventure guys! Na-top load na kami. Ito yung highlight. Oh my gosh, may mga sasabitan daw kami sanga-sanga dito. Okay, ito pala ang ano, boss. Dito na nagtatapos ang adventure ko sa Kibungan Cross Country. Dahil sa mga susunod na araw, i-explore pa natin ang Cordillera. At meron ako ditong na-discover yung kakaibang lugar na ngayon ko lang nakita. And see you on the next one.